Hello mga mamshies, hello mga kapamilya, magandang gabi, happy Monday sa inyong lahat. Andito na naman ako, ang inyong tagapag-update sa ating paboritong drama action teleserye na ang Probinsyano. So kanina nga po mga kaibigan, isa dyang nakakadurog ng puso na si Lepet ay makita mo na sobra ang kalungkutan sa pagkawala syempre ng kanyang ina na si Krista at pinlano na nga ni Ricardo at Aliana na ito'y kupkupin pansamantala dahil wala ngang lumilitaw na mga kamag-anak nito. At may kita natin din sa episode kanina, January 13, Monday, na itong si Helen, Elena, si Helen, ang kapatid ni Judge Padua, ay may negosyong punerarya. Pero mukhang illegal ito dahil nagpapasakla nga. At ano siya, pinagkakaperahan niya, pinakita rin dito na talagang gahaman ito sa pera dahil meron nagsanda sa kanya ng alahas ay kanyang binarat. Tapos pinakita naman sa susunod na scene si Judge Padua. Tapos sinabi ng kanyang anak na bakit ba gustong-gusto na tita yung tita Ellen yung ganong negosyo. Hindi bagay sa ating image. Sabi naman ni Judge Arturo Padua dahil sa pera. Mukhang ipinapakita dito na may illegal talaga ang kanilang ang kanilang hanap buhay. Kumbaga pang front lang na punerary dahil hindi daw sila doon kikita. Ayun na nga rin, pinakita sa episode na ito si Juan, si Romnick Sarmienta. Aba, sabi ba naman ni Romnick, ang gagaling ng Task Force Aguila, kumbaga nagpapanggap siya na mabait siya, nakakampi siya rito. Isa pa mga kaibigan, ang highlight ng palabas ngayon ay, nako, itong si First Lady Lily na sa tuwing ipapakita ay talagang kahit ako ay nadadala sa eksena. Nakakapanggigil po mga kaibigan dahil alam nyo ba kung bakit? Tama ang aking teorya nung mga nakaraang vlog ko. Kung inyong matcheck at mapapanood, sinabi ko doon mga kaibigan na ang theory ko dyan, para maipasok nga niya si Judge Padua sa gobyerno, ay sisiraan ito si Lily ay si Diana at si Delphine. At kanina po ay tama ang aking naging teorya. Nag-umpisa na siyang magdrama at siraan ito kay Oscar. Ang sinabi niya dito, mula daw noong umpisa, nararamdaman niya na ayaw sa kanya ni Diana. Ayun, so saktong-sakto naman, sa episode din kanina ay pinakita na si Elizabeth, ang isa sa mga kasambahay ni Presidente Oscar, ay nagsumbong na kay Diana. Nagbahagi ito na si Lily daw ay unti-unti na namang bumabalik ang kanyang pag-ugali, ang kanyang pagiging masungit. Kumbaga sininghalan daw siya. Sana mapagtagpi-tagpi nila kasi sinabi doon na lahat doon ng pagkain na ihahain sa presidente ay dapat dadaan sa kanya. Ang kasakamahilanan nga niyan, gustong lagyan ito ni Lily ng droga. Diba? Para makontrol niya ang presidente. Ayan, so tingnan natin kung maniniwala nga pa itong si Presidente Oscar dito sa kanyang asawa. Kasi talagang ang pinag-iinitan ngayon ni Lily ay si Diana. Yan ang ating aabangan mga kaibigan sa ating paboritong action drama teleserye. Malalaman din natin dito kung ano nga ba ang kakahinatnan ng pagkupkop ni Lacardo kay Letlet. Diba? So, sana naman itong si Lacardo ay magkaroon na rin ng dito tungkol sa tunay na pagkataon nitong si First Lady Lily at si Oscar ay sana'y hindi siya masyadong maapektuhan ng droga
at huwag niyang ganun paniwalaan agad si Lily at siya'y mag-imbestiga kasi ang plano na nga nito, ang theory ko dyan, dahil ipapasok na itong si Judge Padua, lalong lalakas ang puwersa nitong mga kasamaan at talagang kukontrolin nila ang presidente. So yun lamang po mga kaibigan, magandang gabi at salamat sa panonood. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, mag-like, mag-comment at huwag mo na rin kalimutang i-press ang bell para lagi kayong ma-notify sa mga future ko pang videos at abangan nyo ang aking regular update dito sa Ang Probinsyano. Thank you! Bye! Good night!